Ate at kuya, may nag-checka sa akin. You know who you are, ate. Hindi ko na lang pangalanan na si Taning ay nasa Pilipinas. Bakit ba big deal ito? Sino ba si Taning? Okay? Siya lang naman ang pinakamalaking vlogger ng Pilipinas. Political vlogger at least. Both ha, vlogger, ibig sabihin nagbi-video blog, nagla-live, and blogger, nagsusulat. Yan, nagba-vlog. So, bago ako naging vlogger mga tat kuya, I used to follow Taning. And hindi ako nag-unfollow sa kanya kahit na nahalata ko na yung ugali, bigla lang niya akong binlock. Mahilig mang block si Taning. Dahil sa issue nila ni Miss Maharlika, nag-awayan sila ni Miss Maharlika, di ba? Yung nag-crying-crying si Taning sa US na lasing. Tapos may Taning daw yung pet, tawag na Taning si Tingking Pinoy. Nag-crying-crying yan sa US, sa California, na sabi may Taning na yung buhay niya. Ang ginawa ng mga pinuntahan niyang OFWs doon, nag-ambagan kasi may Taning na yung buhay niya. Sabi sabihin, PG si Taning nung araw, patay gutom. Dukha dayok-dok. Pero manlilin lang na noon pa, di ba? Yung kaibigan ni Miss Marlica na si Doc Kelly, Kellogg's Dayag, na nasa West Coast pa rin. So, pero hindi na sa California dahil umiiwas po sa mga makakaliwang grupo. Siya yung naglakad na ano, natulungan si Taning na makapag-ikot in the US kasi parang sa New York yata yung una niyang punta, and then di ba nag-tour dyan. So, pumunta ng California, maraming Pinoy dyan, nag-inom-inom doon na lasing. Tuso si Taning, binura agad yung video. May Taning na daw ang buhay niya. Ang gusto lang naman daw niya ay, di ba, makakain ng 3-5 beses isang araw mga Pilipino. Siya daw kaya niya ang ganung buhay. Paano naman daw yung iba? Mahal na mahal daw niya ang mga Pilipino. Pag nalalasing si Taning, habit niya yung umiyak. Kanya-kanyang trip tayo pag nalalasing, di ba? May mga nalalasing na todo English, yung iba nag-huramentado, yung iba naman umiiyak. Kanya-kanyang trip. Yung iba emo, di ba? Ganon. Si Taning, nalasing yan doon sa magaling umiyak yan, ha? Mababo ang luha niya. Kahit na ang sagwa-sagwa ng mukha. Pag umiiyak. Ang galing magpatulo ng luha niya. Magaling yan, talagang crocodile tears na nga naman si Taning. So, umuwi. Si Taning asenso na sa buhay. Ang nakakapagtaka dito, although malaki yung kanyang Facebook, papakita ko sa inyo mamaya yung picture ha, ready ko lang. Taning, may pruweba na dito ka sa Pinas, huwag kang sinungaling. At titingnan natin mamaya kung alam na nila Miss Pebos. I-message ko ngayon si Miss Pebos. Sandali ha. Miss Pebos, nasa Pilipinas si Taning. Hold on. Ayaw mo kulo kung mababasa niya to. Maraming followers si Miss Pebos. Singilin mo na ng 1K. Ay, 5K. Lagot ka, Taning. Wala yatang nakakaalam. Pupuntahan ko mamaya yung Facebook page ni Taning. And pupuntahan din natin yung Facebook page, yung personal page, personal account niya is Facebook account. Kasi tumigil na si Taning sa political vlogging eh. Ang laki ng kanyang YouTube channel, halos kalahating million yata kung di man lagpas na ang kanyang subscribers. 2 million naman yung followers niya sa Facebook. Malaki yung dinigenerate na pera ni Taning sa pagbablog. So, okay. Send ko lang muna yung pictures kay Miss Pebbles. Hold on mga dad kuya. Okay, got it. Sana mabasa ni Miss Pebbles. Sana gising pa siya sa gantong oras. Lagot ka, Taning! Hope to see you soon, Miss Pebbles. Nakagraduate na si Taning? I don't think so. Dapat mag-post siya ng picture niya na may toga siya. Parang third year pa lang naman yan. Kasi nagsimula siyang mag-aral dyan pag upo ni Kuting. Sino ba yung Kuting? Naku-confuse ako. Di ba pag upo nung tatay-tatayan niya at nanay-nanayan niya, saka siya pumunta dyan. Hindi siya nabigyan ng pwesto, di ba? Nagpatay na siya ng barong doon sa designer na nagsampa ng kaso kay Miss Marlica, di ba? Puting ahas pala yung designer, di ba? O yung nag-chocho na nagpatay na sa kanya ng barong si Taning, di ba? Anyari na. So, magto 2 years pa lang naman yung mga magulang ni Taning dyan sa palasyo eh. So, first year yung pagpasok, mag-third year pa lang yan si Taning sa enrollment. Di pa graduate kayo naman, oh. Hindi na credit yung mga dati niyang subject sa Pilipinas.
O ibang kurso niya, mga AIAA yata ang ganap niya dun sa UK eh. Kung ano man yung program na tinitake niya dyan sa UK. Basta mga, may mga complex math na pinupost yan. Taneng, yung followers mong napakarami, ang interest ng mga yan ay ang politika or ang pag-ahon ng Pilipinas. Kaya ka nga finalo eh. Diba? Kaya nga ang dami mong mga naging tagasunod dahil sinusupla mo noon ang mga dilawan. Tuwang-tuwa ka nga na si Dilima ay ano eh, na pinakulong, diba? O umaten ka pa nga ng Senate hearing, sinupla-supla mo pa nga si Trililing. O ngayon nakawala si Dilima, paano ka hindi ka natatakot umuwi ng Pilipinas? Badi-badi na kayo. Kasi mabait na rin si Dilima ngayon kay ano eh, sa tatay-tatayan mo, puring-puri, blessing daw ng langit ang tatay-tatayan mong yan na tabingi ang mukha. Sino ba yung tutukoy ko, Mari Kuya? Nagdudubi-dubi-dap-dap, blessing daw ng langit yan, sabi, blessing daw sa Pilipinas yan, sabi ni, what? Talaga ba, Miss Dilima, tinatawag ng mga kaalyado mo magnanakaw, mandarambong, mamamatay tao, anak ng diktador, mga pasista, biglang blessing? Ay, iba kayo humimod ng kipay, ha? Mabango ba ang kipay ng palaka? Yung asawa nung tabingi ang mukha, di ba? So, eto yung picture. Nang, Diyos ko, may nakita akong kakaiba. Taning, paano yan, ha? Anyway, silipin, mami ako silipin yung page ni Miss Pebbles. I'm gonna show you the photo of Taning. Taning, booking. Wala pa yatang vlogger na nag-ano dito. Tsaka si Taning po, malaki kinikita niyan sa kanyang pagbablog. Parehong platform, pwede niyang pagkakitaan. Baka nga pati Twitter, di ba? O yung X ngayon, X na, letter X na lang. Hindi ko alam kung namomonetize din dyan at kung marami kang followers, pero maybe, right? Pero ang meron pong monetization, Facebook at saka YouTube. Sabi ni Miss Sa, si Taning daw, yung may binilugan sa picture, sa thumbnail, ay kumikita raw ng hundreds of thousands per live kasi naging admin si Miss Pebbles ng mga page at account ni, maybe YouTube account ni Taning. Tuwing nagla-live daw yan, yung mga paulan-ulan, mga pakulay. O, mabuti nga may nagpakulay ngayon, di ba? Hindi zero kahit ngalay ang pangako, di ba? Mumunting vlogger lang ako, no? So, salamat po sa inyong mga paambun-ambun ng berry light sa mga, ano na yan, mga super chats. Oo, sa mga blessings. Oh. Pero si Taning na isang malaking vlogger, isipin niyo kung gaano umuulan ng pakulay sa mga live niya. Kasi binabanatan niya yung mga dilawan. Ang gusto lang naman ng mga followers niya noon, ay di ba yung si Taning supporter niya ng Duterte administration eh. O ngayon Taning, paano? Sino susuportahan mo ngayon? Yakap-yakap ka pa kay Pangulong Duterte? O ngayon na hatiin ang unity team, kaninong side ka? Ay malamang kay doon sa tabingi ang mukha, hindi kay VP Sara, di ba? Oh, eto na ang picture, mga atit. Eh, nakita nyo naman sa thumbnail, di ba? Oh, picture ni Taning. May nag-send sa aking ate ko from, I think, from the US. Ah. Oh, ano Taning? I-deny mo ito. So, yung babaeng kasama ni Taning, Aquino yata apelyedo nito, Valeriano. Taning, ha? Kitang-kita dito ang ano, mga pores mo, Taning. Ganda ng ngipin ni Taning, oh. Tandaan niyo yung babaeng katabi. Ang suot ng babaeng katabi, parang damit, may design ng berry light ng katulad nung kay VP Sara na parang may mga ano, may mga tahi-tahi sa kwelyo. Tapos para siyang may purple na string bag or whatever that is. And then ang necklace niya pearls. Tapos yeah. Yung buhok niya side swept, may tattoo ang kilay, ang lipstick mala purple din. Okay? Kasama rin ng babae sa picture si Melquiades. Ah! Si Melionario. Nasa si Melionario. Same person. Babae naka-white,
Salt and pepper ang buhok, naka-side sweat, may mga perlas na kwintas. Andyan din si Melchior, pangyayaman nila mga atat kuyo. Yayamanin. Huh? Ah. Yung babae, tingnan niyo yung suot niya kagabi. Kasama si Ma'am Shikuls. Same outfit. White. May mga parang tahi-tahi sa collar. Pearl necklace. May string na purple. Side swept ang buhok. Same woman. Purple lipstick. Kagabi yan. Sa concert sa palasyo. Bakit ka na sa Pilipinas ngayon taning? At bakit hindi mo gina-post ito in public? Aren't you proud that you're home? Diba? I'm back home, mga friends. Kumusta kayo? Baka pwede namang magkita-kita tayo. Na-met ko nga, kasama ko na naman ulit si na Ma'am Shikuls. O, nandito ako yung sa concert, nanonood. Ang galing-galing ni Martin Rivera. Mag-post ka naman taning. Silipin muna natin yung page ni Miss Pebbles, ha? Baka may update, baka alam niya. Nag-message na ako kay Miss Pebbles. Miss Pebbles, andito si Taning, singilin muna ng 5K. Walang... Ay! Ah! Pinag-send kay Miss Pebbles ng picture, mga atat ko. Ay! Napost na pala ni Miss Marley ka! Ay, Diyos ko po, ginako. Concert daw para sa health workers, sabi ni Miss Marlica, pero ang kaklase at paaral na Vavoy ni Liza Tanas ay umuwi pa from abroad para makirap enroll. Kanina lang, ngayon lang nalaman ni Miss Pebbles, pero kakapost pa lang ni Miss Marlica an hour ago. Oh, talagang walang kasing kapal ang mga alagad ng kadiliman at mga sindikatong pulveronic government. Bawat nilamon nila sa concert ay pera ng taxpayer, sabi ni Ms. Marlica sa post niya. Walang habas ang paggasto sa pera ng Pilipino, mga demonyong bangag at bartek sa mga saradong utak na napapabudol pa sa mga bangag. Siguraduhin niyo lang na hindi kayo makasingot ng supersonic missile na galing China kapag binangbang na ang mahal na inang bayan. Pag-usapan natin tumamaya, ha, may bagong kaaway si Marcos Jr. dahil sa mga supersonic missiles na yan na nandito sa Pilipinas. Okay. Umuwi si Taning Shinier ni Miss... Hoy! Few minutes ago, bago kakastart, habang tayo nagbo-vlog, nakarating na kay Miss Pebbles. Hoy! RJ, nasa Pinas ka pala. Yung 5K ko, akla. Sabi ni Miss Pebbles. Sige rin muna, Miss Pebbles. Oh, kakamessage ko lang kay Miss Pebbles. Oh. Nalaman na rin pala niya agad si Taning nasa Pilipinas, may pa-concert ay, kasama pa si Acosta, tama yung message sa akin ng ate ko from the US. Oh, ay, si Persida Acosta, mga atat kuya, yung pao na makaduterte nasa kampo na rin ni na Ma'am Shi. Yung masakit sa tenga ang boses, naniyayaw-yawan yung mga dilawan na abogado ng public attorney's office ng panahon ni Pangulong Duterte, kasama na rin. Si Taning, busog na busog, mga ate at kuya. Ang shubek-bek ni Taning. Ang shubis-shubis ni Taning talaga. Ang taba-taba. Ay, lusog-busog. Busog-lusog si Taning. Namimintog. Biglang uwi, talagang sombrero niya pang UK pa. Oo, talagang ganda ng ngipin ni Taning, mamahalin zirconia yarn. Thank you Ate Yolanda Zapanta. Umuulan ng ganyan sa mga vlogs noon ni Taning kasi mahal na mga OFW si Taning, ha. Umuulan ng pakulay yan, i-let go na niya, hindi na siya nagva-vlog ngayon. Hayahay na ang buhay. Ano ang source of income niya? May concert sa palasyo, biglang uwi. For sure, bagong bili ang ticket niyan, hindi umaaray sa presyo ng plane ticket, ng airfare. Sana all. Anong, hindi naman siya working student, hindi naman siya employed sa UK, saan siya kumukuha ng pera? Yung huling post ni Taning na alleged na sabi niya siya galing mismo sa kanya, ha, mission accomplished, sabi ni Taning, di ba? May bit-bit siya na ano, na 150
145 kilograms na bagahe na kaya daw niyang dalhin papunta ng UK. Nagrereklamo pa nga siya sa PAL kasi delayed yung mga flights. Tingi-tingi, bakit nag-aalala kang delayed ang flights mo? Taneng, anong sekreto mo? Nag-aalala ka na may mga bit-bit kang something? At kapag delayed ang flights, eh ano, what? Kakabog-kabog ang dibdib mo? Oh, ano ang bit-bit ni Taneng nung mga huling post niya noon kapag umuwi ng Pilipinas na 145 kilograms? Imposibleng dito pa yan nabili ng mga damit. Eh, ang mga bag niyan, mga Goyard. Mamahalin. So, doon yan bumibili ng mga ano signature clothes, accessories, and whatnot sa UK. Siyempre, diba? Mga atlet, kuya, nung ako estudyante, hindi naglalakad nga ako noon sa school. Ang baon ko nun, magkano? Biro mo, college na ako, baon ko, 50 pesos. Magkano na sa pamasahe? 13, back and forth pa yun, di 26, 25. Kalahati na lang ang natira. Ano ang mabibili ko sa 25, 24 pesos na natitira sa 50 pesos kong baon? Magagawa ko, self-supporting ako nun eh. Walang matitira. Bili na lang ako ng lumpia, tsaka isang kanin. Isang perasong lumpia, isang kanin. Ulam yan ng ganun diskarte namin magkakaklase nun. Working students nga kami eh. So, si Taneng iba, no? Sa abroad nag-aaral. Sabi ni Miss Marlica, paaral daw yan ni Ma'am Shi. Grabe, no? Pabulosa talaga pag dumikit ka sa mag-asawang yan kay Ma'am Shi at saka kay Ngiwi. Talagang ano, no? Buhay hari. Buhay prinsesa, prinsipe ka rin, no? Biro mo, allegedly, yung ibang vloggers binabayaran ng 700K. Buwan-buwan! Pagpipitsuging vloggers, yung mga dugyot vloggers na ensaymada, mga 70K lang. Sino yung vloggers na binabayaran ng mag-asawa na 700K a month? Yun ba yung nakagat ng aso? Kung yung nakagat ng aso na hindi naman kasing tanyag ni Taneng, ay nababayaran ng 700K at sana hindi siya yon. Sino pa kaya? Sino pang big time na vlogger ang kayang bayaran ng 700K a month? Kung ganun ang bayad sa isang vlogger, magkano ang payola kay Taneng? Wala siyang recent post. Mayo pa siya nag-post. Oh, mga number ko noon na ginagamit. Yan, mga math problems. Wala siyang update na, ay, nandito ako sa Pinas. Check natin yung kanyang personal Facebook account, ha? Wala siyang mga post. Ah, dito ako sa Pinas, mga friends. Kumusta kayo? Kita-kita naman tayo. I'm watching the concert right now of Martin Rivera. May mga friends ako na common friends namin. Mayo pa yung huling post niya. Yan, mga complex math problems ang pinopost. Wala siyang post na mga magbibinisaya. Diyos ko, gusto mapalapit sa puso ng mga bisaya. Ang tonto. Wala siyang post ng... Sino naman magkaka-interest, Taneng, sa mga math problems mo? Nilalangaw ang post mo. Mga nerds lang, alam mo naman na ang niche ng math ay konti lang. You know the demographics and whatnot. Kung mga taong, iilan lang naman ang karamihan sa Pinoy, takot sa math, takot sa numero. Iilan lang tayo. Na walang, hindi na nanginginig ang sumbong. Pag nakakakita ng numero, may numero na nga, may letra pa. Right? Just like algebra, may mga letra, may X, may Y, may Z, may S, ayan, may G. The variables, ang constant numero, di ba? Ang variables, yung mga letra. Yun yung papaltan mo sa pagsosolve ng mathematics. Yung numero, constant. O, ilan lang kami hindi takot sa numero, mga atat kuya. Kaya nga yung mga klase ko, tuwan-tuwa, hindi math ang major. Pero gusto ko math major. English majors kami. Konti lang kami niyan. Sino magkakaintindi? Nilalangaw ang post mo. Ang like mo, 40. Ay, thousands ang likers mo nung binabatikos mo ang mga dilawan. Tuwan-tuwa ka na nakulong si Dilima. Sinupla mo si Taneng, si Trilling sa Senate hearing. O tapos ngayon, what? Sabi mo, payag kang mailibing sa libingan ng mga bayani si Marcos, pero dapat ang ilibing hindi yung Marcos Senior, kundi yung Marcos Junior. So, namimiloso po ka noon dahil anti-Marcos ka, galit ka kay Senadora Aimee dahil wala ka nahihita, kundi bagnet, dinengdeng, gulay, prutas, yun lang nahihita mo. Siguro sa ibang mga politiko, marami kang nahihita.
Eh si Senadora Amy Coripot, yun lang ang nahihita mo, galit na galit ka sa mga Marcos. Ngayon naman, umaattend ka, umuwi ka for a concert. Yun lang ba ang inuwi ni Taneng? Ano kaya yung laman nung dating post niya? 150 kilograms. Ako mga ate at kuya, gustuhin ko mang magbitbit ng maraming bagahe dahil ako ay kikay. Magdadala ako ng blower, plancha, vlogging equipments ko, damit, outfit, heels, accessories. Napapagkasya ko yan sa isang malaking bag at umaabot lang ng 20 kilograms. Hindi ako lumalagpas sa limit. Meron naman akong hand carry. May maliit naman akong maleta na pwedeng isuksok doon sa compartment ng eroplano. Pero yung aking bagahe, kahit mabigat na 20 kilograms, sumasakto. Sipin nyo yung pagkalaki-laking bagahe na halos bewang ko, 20 kilograms ang laman. Hindi ako nag-over baggage. Ilang bagahe yung 145 kilograms? Kung isa, dalawa, tatlong pirasong bagahe yan, ano yung laman? Bakit massive? Bakit mabigat? Kung coats yan na makakapal, kung dito niya bibilhin sa mga okay-okay sa Pilipinas kung totoong kuripot si Taneng. Eh di, pagka dami-daming bagahe nun. Di ba, ang coat naman ay usually kapag yung mga puffer coat, di ba, hangin lang naman ang laman nun eh. O kung fur coat man yun, di ba, maalsa lang. Pero mapupuno mo na nun ng isang bagahe. Baka yung 20 kilograms sa bagahe, ilang coats pa lang nilalagay mo. Kung dito siya mamimili ng outfit niya sa UK para sa taglamig, ano ang bit-bit niyang pagkabibigat? Alahas ba? Pera ba? Tanggaling? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.